hindi maikakaila yung susing papel ng Philippine Normal University sa pagpapaunlad ng kaisipan ng ating kaguluhan. Kaya nakitaan din natin ang student region, ang kasalukuyang student region ng Philippine Normal University. Pakinggan po natin si Philippine Dana Beltran. Isang magandang umaga po sa lahat po ng nairan dito. Bilang kinatawan po ng mga estudyante po sa aming pamantasan na tinatawag na Pambansang Sentro ng Edukasyon Pamburo, kami po ay sampu sa ka-estudyante na po ng aming pamantasan ay nakikisa doon po sa paghahain po ng petition o kumbaga impeachment complaint na po talaga para sa ating tinatawag na Pangulo o mas tinatawag talaga natin pork barreling po saan talaga damang-dama po namin na hindi sa social services po talaga yung pinaglalaanan niya ng importansya ay kung sino-sino talaga mga tauhan niya yung mas binibigyan niya ng karapatang kahalagahan dito sa kanyang administrasyon. Sa ilang professor na rin po yung sa aming nagpapahayag, simpleng klase lang po nagdi-discuss, sasabihin nila na kakarambot lang talaga yung kanilang sweldo at talaga pagmamahal na lamang po sa pagtuturo yung nag-uudyo sa kanila upang magturo na lamang po sa amin. Kung kaya sa ganun po, kitang-kita po namin na lahat po kami sa pamantasan ay nagpapakadalubhasa bilang magiging panghinaharap na guro ng bayan o sa kinalauna ay malapit na malapit pong guro na rin talaga ng bayan. Ngayon pa lang po, nakikisa na kami doon sa panawagan na patalsikin na talaga si Pinoy na talaga naman itong nakaraan lamang din pong board meeting po ng aming Board of Regents ay talagang isa po doon sa tampok na sinabi ng aming chair, si Madam Likwanan po, na talagang pinuli niya po doon ang ating kagalang-galang si Ginoong Butch Abad, ang Budget Secretary, na sinabi niya po doon na ito ay isang tao may pananindigan at nakita ko naman po kung ano naman talaga yung pinanindigan niya. At lalo-lalo po nasuportahan ito yung pagtingin natin doon sa Pangulo na talagang dapat nang bumitiw sa kanyang katungkulan na sinasabing tayo daw yung boss. Kung ano yung gusto namin, dapat tayo masunod. So, yun lang ang pungi. Taas ka mga bukong nakikisa ang isang kaguruan ng pamantasang normal ng Pilipinas sa panawagan na patalsikin na po ang ating Pangulo. Maraming salamat. Maraming salamat na sa ating pahayag. Sa puntong ito, tatawagin na natin ang ating huling tagapagsalita para sumahin ang mga puntong nabanggit na kanina at pati na rin yung paninindigan ng kanyang organisasyon. Pakinggan po natin ang tagapangulo ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy, si Dr. Jerry Lanuza. Maraming salamat, Professor Dani. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat at sa mga nandito ngayon. Kami po sa Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy, UP Diliman, ay nagpapahayag ng full support sa for impeachment pagkat binasura na ito. At nagpapahayag din kami ng full support kay Congressman Pino sa kanyang kabayanihan pinakita, no? Na kahit maraming threats ay itinuloy pa rin niya at hanggang sa kasalukuyan ay hindi siya umuurot at natitingnan mula sa mga threats na nanggagaling mula sa mga mafia at gunmen mula sa alakan niya at Kongreso. Pinabraso na sila, no? Kami po sa Congress of Teachers, Educators for Nationalism and Democracy ay nalulungkot, no? Nalulungkot kasi kami po ay kauna-unahan na first time namin itong sumama sa ganitong exercise, no? Bilang mga mamamayan pero naibasura at naudlot pa yung aming pagsali. Pero mas nakakarinde yung kalungkutan namin sapagkat hindi na natin mapapakinggan at matatalakay, no? Doon sa Kongreso mismo at sa Senado yung mga laman at substansya na pinapaliwanag kanina ni Professor Bien, no? At nalulungkot kami kasi baliktad na ang ating lipunan, baliktad na ating mundo. Ang mga nagsasabi ng katotohanan, sila na ngayon ang sinungaling. Ang mga sinungaling ngayon, sila ang bida. Ang mga kriminal, sila na ngayon ang Diyos at mga santo. At ang mga magigiting na nagpapahayag ng katotohanan, sila na ngayon ang kinakasuhan. Ang sabi ng isang congressman, si Congressman Tinio daw ay ipokrito. So lahat kami nandito na sumama sa pagpapayal ng court impeachment petition ay ipokrito daw. Bakit? Plastic. Dahil na ako sa handa namin na tumutulog sa si Aquino na gumagamit ng masamang paraan
para ma-achieve yung goodness na with good intentions, samantala kami daw ay ganoon din, no? Siguro dapat pabulalaanan ng matindi itong mga ganitong klase ng assertions, no? Ng mga congressman. Siguro napaka walang kwenta at siguro gago na talaga itong congressman nagsabi na pwede mo pang parehasin ang ginawa ni Congressman Tino at ni Noynoy Aquino, na parehas na lang silang Machiavellian, the end justifies the means. Si Aquino po ay mali ang ginamit na paraan, mali ang kanyang goal, samantalang ang ginamit po ng ACT representative na si Congressman Tino ay tama ang pamamaraan at tama din ang intensyon, tumpak, kwasto at dapat lamang ang ginawa. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay pera ng bayan at dapat ito talaga ay isinisiwalat at nakikita ng mga tao sapagkat kami rin po ang nagbabayad ng tax at hindi dapat pinomonopolisa yan ng mga mambabatas para lamang sila mag-reside ng halian. Nalulungkot din kami kasi marami kaming kilala at mga kasama dati sa UP ng mga group na nasa labas na ngayon na ini-expect namin, no? Na siya, sana, sila ang magtataguyod ng UP, ng mga values, ideas ng UP bilang mga public intellectuals. Ano po ang public intellectuals? Sila po yung mga guru sana, na matatalino, madudunong at nag-aral sa universidad na pag lumabas po sana ng universidad ay isusulong ang kabutihan, kaustuhan ng ating mga mamamayan. Ngunit sa kasalukuyan, sila pa po ang nagdidepensa at nagpapabango. At sila pa ngayon ang bumabanat doon sa mga kritiko ni Aquino, no? Kami po ay naniniwala. Pero natutuwa din kami sapagkat may mga guru pa rin kami, tulad ni Professor Biel, no? Na kahit wala na sa universidad, ay patuloy pa rin naninindigan at hindi nagbabago sa prinsipyo at patuloy na pinaninindigan ang katotohanan at mga values na ini-inculcate ng aming universidad ang maglingkod sa bayan. Ang pagiging public intellectual po ay hindi lamang mga guro na nagsusulat ng column sa Philippine Daily Inquirer at sa iba pang mga newspapers. Ang mga public intellectuals po ay lahat ng guro, public, ng mga public teachers na sila dapat ang lumalabas. Actually, ang tunay na public intellectuals ng mga guro ay mga guro na sumasama sa union ng mga kaguruan. Mga guro na hindi lamang nagtuturo sa apat na sulok ng paaralan at nagiging administrator ng kanilang paaralan, sila po ang mga guro na lumalabas ng kalsada, ng kalye, nagpapahayag at isinasapraktika ang mga values ng katotohanan at paglaban sa lahat ng uri ng katiwalian at pagkondena sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa bayan, lalong-lalong na ang pagpapatansik kay Noynoy Aquino. Kaya huwag po natin itampok at ilagay sa pedestal itong mga intelektual na nagpapanggap kuno ng mga public intellectual na hindi naman talaga, sapagkat sila ay nagmumukha ng mga puppet, hindi lang puppet, ngunit dapat sa kanila ay mga spokesperson na Malacañang. Kaya po ang tunay ng mga public intellectuals ay sinusuportahan namin. Sila po yung mga karaniwang guro na lumalabas, nagsasakripisyo, nagmamarcha, sumisigaw sa kalsada upang igiit ang kanilang mga karapatan. Kaya kami po sa Content UP Diliman ay nakikiisa, no, sa act, sa kay Congressman Tino, na ituloy ang laban hanggang sa dulo, hindi lang sa August 25, ngunit tuloy-tuloy na paglaban upang supilin ang pabulok at lalong bumubulusok na pangulong ito na hindi dapat lamang sampahan ng impeachment, ngunit dapat dumulo ito sa kanyang pagpapatalsik sa pamamagitan ng lakas at ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Kaya maraming salamat po at magandang araw sa atin.